Ano po yung sinabi nung yung ating mga year of the year, ang tawag ko. We have the celebration, the formation, and the legacy. Ang legacy po, I think the Holy Father also spoke of this, yung circles of integrity, meaning communities of integrity. How do we do that? You have your own groups, work groups. You have your own special groups like, di ba, Women for Christ, ano pa ba, SEPAM, Katigatigal Ministry, ano pa, Religious Group, Association of Religious Women, ano pa ba yung mga grupo po dito, schools, Caritas. Tanong ko po, meron tag BEC ba dito? Meron bang member ng BEC? Nag-BEC po kayo sa inyong parokya. Maaari po ba lang isang pakinggan, ano po yung ginagawa ninyo? Member po kayo ng BEC? Ah, sige po, pwede po ba na ano? Paki-introduce lang po sarili at ano yung member kayo sa lugar. Ako po si Pat Fortes, taga Shrine of Our Lady of Grace, Diocese of Caloocan, Malabon, Botas. Ako po ang chair ng Education and Lay Formation Ministry. Pero ang malaki po ang collaboration ng Education Formation at saka ng aming BEC. Ang unang-unang hamon po namin, dahil ang aking parokya po ay Oblates of Mary Immaculate. At alam naman ninyo yung OMI, ang kinakain niyan sa Mindanao ay BEC. Lalo-lalo na si Cardinal Fidema. So, ang unang challenge po namin, ang karanasan po natin sa BEC, para ding roller coaster eh. Para ding roller coaster, kasi kuminsan yung mga magagaling na leaders, nawawala, napupunta sa ibang lugar, nag-abroad, umaakit sa langit. Crisis. Pero ang unang-unang hamon po, di ba sa simbahan, yung sentro, marami pong organizations dyan. No? Nandyan yung Knights of Columbus, nandyan yung Lay, Lay Ministry, Focus for Christ, Lay Minister, etc., etc., Confraternity of Our Lady, etc., etc. Bawat isa po doon, I mean, kung ako ay miyembro halimbawa ng Confraternity, halimbawa, ako ay nakatira sa isang barangay ng aming parokya. So ang hamon ay pumaloob ka sa barangay mo, sa pamayanan mo. Hindi ka pwede, mo pwedeng sabihin na ang BEC ay isang bagong organisasyon. No, it's not. Ang BEC, tayong lahat ay BEC. Sapagkat tayong lahat ay nakatira sa kanya-kanyang pamayanan. So pag may activity ang pamayanan, yung mga taga, we call it, mga aktibo sa sentro, pinag-aaktibo din namin sa pamayanan. So, pag tumawag ng pulong ang pamayanan, o kaya may activity sa pamayanan, ang makikita mo pa rin mga tao doon ay yung mga aktibo sa sentro plus yung mga kapitbahayan. Yung mga malayo sa sentro, yung mga hindi nagsisimba sa sentro o sa parish church, mas gusto lang nila doon sa kanilang pamayanan. Pero kasi sa tutok ng BEC, nahihikayat mo silang magsimba. Pero aktibo, may schedule yan ng street masses lagi. Meron silang regular na pag-aaral. Meron silang, ang pag-aaral namin sa Shrine ay every Sunday po, 2 to 5, meron kaming binuong module para sa kanila. So, iba't ibang mga levels yan para sa mga baguhan, para sa mga leaders, para doon sa matatagal na, and so forth and so on. So, yun po ang ginagawa namin sa BEC. Salamat po. Napatandaan po ba ninyo paano kayo nag-organize? Paano kayo doon sa kapitbahayan? How did you reach out to them? Yung kong mga aktibo sa sentro, sila po yung pinagabanan. Yung halimbawa ako yung membro ng Legion of Mary,
halimbawa. So, ako ay nakatira dito sa street ito. Iisa-isahin namin yung aming mga kapitbahay. Kung para makabuo kami ng kapitbahayan na bumubuo ng mga 7 hanggang 12 pamilya. So, bawat street, meron in charge. Kasi sa dami ng involved sa parish, sa sentro, talagang ang dami niya nasa mga kalye, nasa iba't ibang lugar eh. Kaya mamamaximize po talaga sila. Pero bago namin, bago kami bumaba, nagkaroon ng konting pag-aaral kung paano sila bababa, syempre, no? Kasi ang lagi na, ang sakit, I'm sorry to say this, no? Ang sakit tumaaktibo sa sentro, yung bang, oh, pagka-sentro na kami, no? Meron na kami organisasyon, di-isi kayo. Yung ganong klaseng kaisipan, no? Meron pang mga ganong kaisipan na pinipilit natin tanggalin, no? Dahil pare, lagi natin sa tabi, pare-pareho tayo sa mata ng Diyos. Pag tayo ay namahalag dito sa lupa, hindi naman tatalangin ng Diyos na, uy, anong organisasyon ka? Hindi naman ganun eh. No, kaya yun ang inaalis namin, yung bang pagiging, anong tawag doon? Kami-kami, kayo-kayo, busy kayo, kami, no, yung mga ganyan klaseng ano. Yun yung unti-unti namin sinisikap na alisin. So parang sabi niyo, merong mga leaders, kahit hindi sila galing sa lugar na yun, pumunta sila para sila i-organize. Kung wala doon, kung walang taga-roon. Pero kung merong taga-roon, yung taga-roon ang tinitin. Pero afterwards po, wala na sila, di ba? Yun na lang taga doon ang nag-handle. Pero may pumupunta pa. Meron pa rin pumupunta. Okay. Sisintihan ko lang po, sino na po dito ang alam kung ano yung BEC? Basic Ecclesial. Pero narinig, sino na nakarinig ng BEC? Lahat nakarinig na. Pag po kayong mag-alala, pare-pareho naman tayo na. Kami po may BEC sa aming lugar sa Northern Samar. Parang kay Doña Lucia. Merong mga kababaihan doon na sila ay nagtipon-tipon magkakapitbahay. Ang isa pong unang characteristic ay isang basic ecclesial community. Ibig sabihin basic. Di ba sabi natin, family is a basic unit of the society. Ang simbahan naman, ang basic ecclesial. Unang karakteristik po ng BEC ay magkakapit bahay. They live in the same area. Kaya po meron nagsasabi noon kahit sa, ano ba ito, may mga women for Christ kami, may mga singles for Christ, couples for Christ, sabi na, BEC din naman kami. Pero ang punto po kasi ng BEC ay isang komunidad na sama-samang ay magkakapitbahay. Una po kasi yung kapitbahay mo, hindi mo pinipili. Parang kapatid yan at pamilya eh. Di ba? Sa ayaw mo sa gusto, kapitbahay mo po. At yun po yung ano, yun po yung sinisikap na ang isang komunidad na ito ay magkakilala-kilala, namumuhay ng sama-sama bilang isang komunidad, komunyo. At ano pong ibig sabihin nun? Na ang komunidad na ito ay merong, ayan o, may interaction sila. Sila ay nabubuhay ng sama-sama. Hindi lang sila magkakatabi ng bahay. Sila ay magkakakilala at sila doon, ano? Nakawala yung baboy nung isa. Alam nung kapitbahay at tutulungan na hulihin. Medyo namin, lahat sila. Yung aming pong mga kababaihan, alihin ko po. Sila ay, ang isa po kasi nga nun, basic ecclesia. Okay. I should go to Ecclesia muna.
ang kanila pong buhay ay nakasentro sa sakramento at Eucharistia. At sila po ay nananampalataya sa ugat sa salita ng Diyos. Kaya ang isang kong ginagawa talaga ng BEC, sila ay nagbabahaginan. Yung sinasabi po na nagba-Bible study, nagba-Bible sharing. So, isang komunidad, mga 6 hanggang 7 pamilya, pero ang members, mga mula 40 po, 40 members hanggang 200. Ang isang, hindi naman po yung parang napakaliit na parang barkadahan lang. Ito ay isang komunidad. Mga pit, ilan po yung pamilya na sinabi niyo? Siyam ba? At mga siyam, ilang families kayo? 7 to 12 families. So, yun po yung na magkakakilala na at nagdadasal sama-sama, nakasento sa Eucharistia, yung sinasabi niya, sabi po ni Pat, na i-encourage sila na magsimba. Tingnan po natin mamaya yung mga characteristics na yan. Tapos, okay, basic, sila ay isang magkakasama, isang komunidad. Ecclesial, sila ay na sumasampalataya, they worship together, they go to na nakasentro, kasi nga Christ-centered, no? Jesus-centro. Yung pangapat po, sila ay naglilingkod ng sama-sama. Hindi lang sila sumasamba. Sa komunidad, di ba? Sa isang komunidad, nakakakita sila ng pangailangan. Kasi ang salita ng Diyos, kung talagang magbubunga, pero kang nakikita, kumbaga, hindi mo kayang itago ang salita ng Diyos eh. Dalawa, ang epekto po ng salita ng Diyos, sa dalawa lang sasabihin ko, yung na-affirm ka, nako-console ka, mahal ka ng Diyos, pero yung pangalawa po, na di-distorbo ka. Hindi pwede, nadasal ka lang ng dasal. Sharing-sharing kayo ng Bible study, pero hindi ka tinatamaan at yun ay kailangan lumabas. Para po yung tingin ni Jesus, kung na-experience mo dito yung tingin ni Jesus, hindi pwede kayo na lang lagi nagtitinginan. Kailangan titingnan mo rin yung iba, dalahin mo yung tingin na yun. So, yung aming BEC po, nagtatanim sila ng herbal. Herbal medicine at ginagawa nila iyon na gamot para sa mga kapitbahayan. Gumagawa sila ng gamot sa ubo. Gumagawa sila ng yun po, mga herbal. Oo, panagatrain sila ng pandad, ng kung ano-ano. Ganun po yung ginagawa nila. May regular Bible sharing. Pero yun pa lang po kasi yun ang kaya nila sa ngayon. At pang-apat, sila ay nabibilang sa malaking simbahan. Ibig kong sabihin, party ka ng parokya. At ang parokya ay party ng diocese. So yung una po, magkakapitbahay. Sila ay sacrament, Eucharist center, Jesus center. Sila ay nagseservisyo ng sama-sama. The prophetic, priestly, and kingly communities. At sila ay parte ng malaking simbahan. Hindi pwede na sila ay may sariling simbahan. Sila ay parte ng malaking simbahan. Ngayon, ang bakit ko po ba binabahagi ito lang ng ganitong kasimple? Kasi ang legacy po sana ng Year of the Poor. Although may grupo na kayo, sana isang hamon ay kaya niyo bang bumuo ng komunidad sa inyong kinakalagyan. Kasi napaka-convenient po na umuwi ka lang sa gabi. Umuwi ka, meron kang sariling community somewhere out there, yung kapitbahay mo, wala kang mapakialam. Siguro sa Manila, napakamahirap yun, pero kaya pa rin, di ba? So, yun po yung isang hangon. Or sa inyo din po ba, sa place of work ninyo, supposing hindi pwede, let's have call it PSE, nangyayari po ba yun sa inyong magkakasama?
Halos, ang mga komunidad po ba yun na kinakabilangan, nangyayari po ba yun? Are you a community? Are you praying together? Are you serving together? Pero balik tayo sa BEC. Yung po ibig sabihin ng BEC at isang hamon ito, kaya niyo po bang makialam o katulad yung sinasabi po ni Pat, kung kayo ay nandiyan sa isang organisasyon, pwede kayong sumama, pumunta sa isang komunidad at tulungan sila na mag-organize. Marami naman pong pinagmumula ng BEC eh, yung intention na pupunta ka doon, organize sila. At kung minsan naman, nagkakaroon ng isang issue na nabubuo yung komunidad. Halimbawa, yung issue ng sa amin po ng drainage. So, nagsama-sama yung komunidad para tingnan yung issue ng drainage. Or bumagyo na napawi kanila, na wash out yung kanilang komunidad, inirelocate sila. Dahil inirelocate sila, isang condition ay mag-worship kayo together. Isa kayong komunidad. So, bumuo sila ng BEC. So, ganun po yung hamon. Kasi yun po yung siguro doon talaga titibay ang pamayanan eh. Ito po ang BEC na hinahamon tayo. So, kaya tingnan po ninyo, pwede kayong mag-ano dyan. Pwede kayong mag-isip. No? Siguro ang pinakamahirap ni kaya tayo yung aking bahay. Lalo na kung hindi kayo masyadong in good terms. So, nag-inig isang kayo ng pagkuran. Kami po mahirap eh. Kasi kami po, we live in inserted community. Sa Quezon City nga, may apartment lang yung isa namin tinitirahan eh. Ang hirap. Dati nag-iisa din kami doon. Ang hirap kaibiganin kasi halimbawa yung